Ang sikreto sa paglaki ng network is leadership. Sabi mo sa katabi mo, leadership. Leadership. Paano maging leader? Kailangan ba matalino? Kailangan ba magaling? Kailangan ba ng aral? Hindi ho. Ang leadership na bibuild dyan, una, kapag naniniwala ka sa sarili mo. Tinan nyo nga yung katabi niya. Tinan nyo, tinan nyo. Mukha pang naniniwala siya sa sarili niya. Yes! Dito, hindi namin tinatanong kung anong tinapos nyo. Ang importante, naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes. Yan. So, ang una mong gawin, pag-uwi mo mamaya. Pag-uwi nyo. Pumunta kayo sa CR nyo. Ilock nyo yung pinto. Ha? Doon sa kwarto, may CR. Humarap kayo sa salamin. Magsuot kayo na maganda yung magara. Maporma, mga banda alas 12, maganda. Para tulog na lahat. Yan. Sa mga laki, barong kung pwede, barong. Huwag niyong may hati dito, ha? Iba na yun, ha? Tapos, tumingin ka sa sarili mo. Humarap ka sa sarili mo. Tapos sabi mo sa sarili mo, yayaman ka. Yes. Totoo, ginagawa ko ito. Alam mo yung magsasabi sa harapan mo, yayaman ka. Uy, ikaw din yun, salamin yun. Totoo, you have to build sa sarili mo, yung, alam mo yun, you have to believe in yourself. Tandaan ito, what the mind can conceal, the body can achieve. Parmaton. Ha? That's the initial process. You have to believe. Number two, know what you want. Believe ka nga sa sarili mo. Hindi mo nalalaman ang gusto mo. Alam mo, ano ba talaga ang gusto mo? Nakuha niyo ako? Anong gusto mo? Pera? Magkano? Magkano alamin mo? Kotse? Anong kotse? Parang ganito, may tinanong ako sa isang probinsya. Tita, tita, anong kotse gusto mo? Sabi niya sa akin, Toyota. O sige, Toyota. Anong gusto mo? Red, blue, black, white. Sabi niya, kahit ano. O sige, yung kalahati, blue, yung kalahati, red. Okay sa'yo yan. Sabi niya, sige, basta kutsi. Kaya ano talaga favorite mong color? Red. Ha? Red. Anong gusto mo? Automatic, manual. Sabi niya, syempre automatic. Naka-leather yung puwan, naka-leather ba? O nakatela, o nakakatsa. Sabi, leather, gusto ko leather. Oh, leather ha, gusto niya leather. Ano, yung kwan, yung power steering o manual steering? Siyempre, power steering. Kinikwento ko, habang kinikwento ko sa kanya yung kotse, na gusto niya, unti-unti lumiliwanag ang mga mata niya. Yung ngiti niya, alam mo, umaabot hanggang dito. Bakit? Nabubuhay yung pangarap niya. Kasi maraming tao, pag tinanong, anong gusto mo? Ang sagot lang, gusto mo yumaman. Eh, hindi mo ma-define ano yung mayaman. Sa ibang tao, kumita lang ng 50,000 naman, mayaman na ang pakiramdam. May ibang tao, 1 million sang buwan, kaya mahirap pa rin. Kaya maging specific ka, anong gusto mo? Ano yung katabi mo? What do you want? What do you want? Yan. So, alam mo na, you have to believe in yourself. Second, what do you want? Number three, why do you want it? Mas importante yung bakit mo gusto kaysa anong gusto mo. Or paano mo gagawin, kukunin. Alam niyo, bakit ba? Maraming tao gustong yumaman. Pero pati binibless ni Lord. Tingin niyo. Remember this. When God blesses you, you should be a channel of blessings. Yes. Ang pera o dadaloy lang sa'yo, hindi pwedeng aking to. Ah! Ha? Dapat dumali sa'yo. The more you bless others, the more God will bless you. Amen po ba? Yes. Amen. So mga kaibigan, ngayon pa lang, isipin nyo to. Yung chance nyo na yumaman sa Global ay napakalaki. Parang hindi kila niliwala. Yes! Dahil malaki ang chance mo na magbabago ang buhay mo, dapat ngayon pa lang, hindi ka pa yumayaman. Ang mindset mo na, pag ako naging Global Ambassador Millionaires Club, eto yung mga taong tutulungan ko. Yes! Nakuha nyo ako? Dapat ganun ang mindset mo. Kahit negative yan, okay lang yan. Bakit? Kasi negative siya, kasi hindi siya naniniwala. Nakuha niyo ako? Hindi kasi lahat ng tao ay pwedeng yumaman. Tandaan niyo yan. Kasi kung lahat mayaman, hindi pwede. Sino nang magsasaka? Wala na. Hindi na kayo makauwi. Lahat nag-aim global na. Gusto ba yung ganon? Ha? Wala. Pati member, mga tricycle driver, nag-aim global na. Di ba nakakatakot yun? Ang pinaka-nakakatakot, pati presidente natin, sumali. Darating si Pope. Where's your president? Ano sabihin natin? Nagpa-product demo. Hindi pwede. Nakuha niyo ako? Many are called, but few are chosen. Hindi lahat ay pwedeng yumaman.
ang pwedeng yumaman, yung taong gustong yumaman, na willing magsakripisyo. At alam niya, anong reason, ba't kailangan niyang yumaman? Nakuha niyo? Oh, sige na, tama na yan. Minamayset mo lang kami. Anong gagawin namin? Dahil bago kami. Eto gagawin niyo. Sabi rin siya. Okay lang, hindi na OPP? Okay lang. Yes. Oo, kasi alam niyo na OPP. Ano mga dapat yung gawin? Yan. Number one, beginner ka. Siyempre, pag-aralan mo yung negosyo. Tama yung ginagawa niyo. Umaten kayo. But problem is, a lot of people are attending seminars. The problem is, they are here to be entertained. Pansinin nyo, walang ballpen papel yung iba. Oh, andito lang. Yeah, grabe, power! Woo! Paglabas, ang ganda, oh, ano sabi? Ewan. Hindi na maalala, bakit? Andito lang sila para maging masaya. Para may entertain, yun ang tawag, entertain. Kailangan, ang study, may ballpen papel ka. Nakuha nyo ako? The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Uwitin ko, English eh. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Kahit matalino ka, paglabas mo, nautog ka, pati pangalan mo, makalimutan mo. Pero kahit mahina ang pag-iisip mo, pag naisulat mo yan, habang buhay di mo makalimutan yan, huwag lang mawawala yung sinulat mo. Ibig sabihin, sulat mo, tinayin nyo to, narinig mo, sasabihin ng utak mo, susulat mo. Dalawa na yun. Then yung narinig mo, sasabihin, isulat. Yung sinulat mo, chine-check mo kung tama, binabasa mo ulit. Pangatlo na ho yun. Pag-uwi mo sa bahay, pwede mo reviewin. Pang-apat na ho yun. Nakuha niyo ako, apat na beses dumaan sa utak mo. Mas madali maintindihan. Tama rin. Yan. So, study, pag-aralan nyo. Anong pag-aralan namin? Lahat ng seminars, huwag ka magsawa. Ano mang bagay na paulit-ulit. Ano mang bagay na paulit-ulit, mamamaster mo. Parang ganito. Pag nakainig ka ng music, first time mo narinig. Di ba? Sabi mo, oh, ang ganda. Kaya ang dal English, minsan hindi mo maintindihan. Tama, mali. Tama. Sa susunod papakinggan, oh, naintindihan ko na. Pawisan na ako. Sa pangatlo, sinasabayan mo na. Sa pang-apat, buong kanta, kinanta mo na. Sa panglima, wag mo na i-play. Ako na yung kakanta. Nakuha niyo ako? Repetition is the mother of learning. Ano mang bagay na paulit-ulit, mamamaster niya. Number two! Number two, gawa kayo ng prospect list. Prospect list, para tayo NDO dito ah. Prospect list, isulat nyo sa papel. A, B, C. Ginagawa ko ito sa organizer. Lahat ng kilala nyo masipag, yan ang unahin imitahin. Bakit? Kasi pag masipag, lalaki ka agad grupo nyo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad inimita? Kahit tamad yan, imitahin nyo. Bakit? Baka may kilala masipag. Tama, di ba? Tama, kilala mo sipag. O, di na imitay mo. Parang ganito. Sino dito ang mahihain? Okay, mahiya. Ganun yung kumusap, ano? Mahihain ka. O, mahihain ka. Sa susunod may seminar dito, imitay mo yung mga kaibigaw mahihain. Birds of the same feather are the same birds. Nakuha niyo ako? Parang sa school. Pasinin niyo, mula nung elementary, high school, hanggang college ako. Hindi ko nilalat, pero kadalasan totoo. Yung mga matatalino, magkakasama. Napansin niyo ba yun? Yes. O di ba yung mga bobo, magkakasama din? Kung doon naman, di ba yung mga nagkakopyahan, magkakasama niya, 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 niya. Di ba yung malalang din, Kung doon naman eh, kami mga may tsura. Ito, pasinin niyo yung sinasamahan niyo. O, pag palamura, ano ka? Hindi, minumura. Pag mahihain ka, imbitay mo yung mga kaibigang mahihain. Sabihin nila, hindi kami magaling magsaita, hindi mo kailangan maging magaling. Magdala ka lang ng tao dito. Dinala mo dito yung dalawa mahihain. Ano sabi ng dalawa? Mahihain din po kami eh. O di sabihin natin sa dalawa, di ipitin nyo pa yung mga mahihain yung kaibigan? Napupuno tayo na mahihain tao dito. Hindi mo yaman naman kayo mahihain. Mahihain ba kayo lahat? Opo! Akala niyo ako? Paano ko sa ilalim may naimita? Baka pala mukha. Hindi mo nakakilala yung kaibigan kung pare kung marit. Ang layo lang! Eh, itong taong to, makapalang mukha, napadpad dito. Ano yan? Oh, tara, sama tayo, recruiter, oh, Pag yan makapalang mukha, lumaki ang grupo, naging global ambassador, good news, pati ikaw, damay ka, global ambassador ka. Yes! Ako niyo ako? So mga kaibigan, kahit hindi ka magaling, pwede ho, may pag-asa. Umiikot ako ng Pilipinas, ang dami ko ni-interview, especially successful people. Isa lang napansin ko, wala ako na-interview na galing sa hirap, na yumaman, na mahihay.
lahat nila kasalan loob. Kinapala na mukha ang kailangan. Totoo. Wala akong narinig ng ganito. Bakit po kayo umaman? Walang ganito. Nagyayin kasi ah. Wala! Lahat ng gayon sa hirap talaga. Ah, ako, ganito. Ina-explain talaga. Kaya dapat, kinamit-katabi mo. Tingnan mo. Tingnan nyo! Sabi mo sa kanya, may pag-asa ka na. Si! Sino yung si? Yung mga walang kwenta. Sino yung mga walang kwenta? Inimita mo, pinakain mo, pinaten mo, binaliw mo, hindi sumali. Ay, huwag kayo magagalit doon. May mga ganun tao talaga. Alam mo, mo dyan, ibaw mo ng buhay. Meron din lang. Yan yung mga taong ibenta mo na ng produkto. Nakuha niya ako? Siyempre, ako style ko ganito. Inimita ko, tita ko, ayaw. Sabi ko sa kanya, pumunta ako doon. Nagdala ang produkto. Tita, alam ko, mahal mo ako. Pasensya ka na, kasi kinukulit kita. Eh, alam mo naman, gusto mo rin magbago ang buhay ko, di ba? Malaking bagay ito para ma-boost yung moral ko kung tutulungan mo ko. Ano ba naman yung tulungan mo ko sa pag-try lang ng produkto? Tol, maganda naman yung products. Minsan, pag ganun ko dinadaan, nakukuha ko. Anong sinasabi? O sige na nga, magkano ba yan? 7,980. Ano sabi? O sige, bigyan mo ako tatlo, 3 heads. Nakanya ko? Doon ko dinadaan yun. Oh, tapos, ang 3 heads, ibabalik ko sa kanya yung check-in niya. Tita, good news. May rebate ka. Ano yung rebate? I-explain ko lang, ito, meron ka sa account mo. In-cash natin, kunin mo. Hindi pwede yun, wala kang ATM eh. In-cash natin, kunin mo yung check-in mo. Pumunta sa office. O, di mababaliw mo na. Di ba? Paano mababaliw eh? Kausapin mo, applying. Yung check-in mo malaki, daling mo ah. Kapos, pipila siya ngayon. Yung apply mo, darating ngayon. Oh, hoy, kumusta ka? Kumustahan ngayon? Papakita yung check-in. Oh, nag-i-encash ba kayo? Oh, ako nag-i-encash eh. Ako naman. Eh, apply, magkano ba check-in mo ngayon? Papakita yung check-in. Eh, kukunin niya yung check-in niya. Kita yung check-in ng apply, 140,000. Oh, siyempre, maram na, loke. Tapos kukunin niya yung kanya, lit. Nakuha niya ako. Tapos sabihin ng apply niya, actually, nag-upisa ako sa ganyan kaliit. Okay, magala. Pwedeng lumaki yan. Mas malaki pa dito. Sabi tali ko. Yes! Ano yung tura ng kita mo? Paano to? Nakanya ko? Ganun lang naman. Number 3. Okay, nandiyan ba kayo? Yes! Sabi ko, laki lang kayo? Yes! Prospect list. Number 3. Hakot. Ano yung hakot? Pag sinabi yung hakot, pag nag-imbita kayo, huwag pa isa-isa. Katulad ko, pag nag-imbita ako, at a time, 5. Bakit? Yung tatlo di darating eh. Nakuha niyo ako? Pag isinimita mo, walang darating. Kaya pag nilima mo, darating at least 2. Nakuha niyo ako? Tapos, pag nag-imita ko, excited. Hindi pwede yung papakulang makabuhay mo, gusto mo umaman. Sama ka. Ano tsura kausap niyo? Sure. Malamang hindi pumunta yan. Kaya pa nag-imita kayo, sumamak. Ay, grabe, sumamak ka! Pero yung gagayin nakita ko dyan sa kanina, punong-puno na pumasok. Teka lang! Music, pumasok ka! Sinatang excitement yan! Alam yung uno na yung inagot, teka lang! Sabi na kahit uno lang, pwede na! Baliw talaga. Takot. At please po, huwag kayo magmamagaling. Huwag kayo magmamarunong. Iba kasi, pagkatin, excited, umuwi ka, explain. Huwag kong ganun. Kaya nyo magkaroon kayo muna ng more understanding ng business. So mga kaibigan, invite na muna kayo sa umpisa. Lanay pa! Sa may Bacolod! Nabanggit ko tuloy probinsya. May isa, ginamit cellphone pa. Sabi niya, Mari, kuha kang grouping papel. Bakit? Yayaman tayo. Meron na, may grouping papel na ako. Mag-drawing ka ng bilog. May bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa tabi niya. Meron na. Mare, ikaw yan. Yayaman tayo. Hindi mag-aaway kayo ngayon. Sigurado ka ba, Mare? Oo, yayaman tayo. Okay na sana kung ganyan na lang drawing. Paano kung ibang may drawing? Ihito niyo muna yung video. Sabi ko, Mare, di sama. Bakit? Basta, ang daming pera, ang daming 1-5. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, may bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang guhit sa ilalim niya. Tanda mo, dalawang guhit sa ilalim niya. Meron na, Mare. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim niya.
Baka iba yung mga drawing. Ano sabi? Mare, 1-5 lang yan. Oo! 1-5 yan! Ate na si Emil, aabangan ako. Yan ba'y 1-5 lang yan? Ha? Paglabas ko, 1-5. Kaya please lang, huwag kayong magmarunong, ha? Baka iba yung mga drawing. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Number 4, baliw. Ano yung baliw? Hindi yung sirang ulo. Okay lang kung magpakabaliw. Maniwala kayo sa akin. Okay lang. Di ba minsan nababaliw tayo sa pagmamahal? Oo! Oh, minsan! Minsan, ayaw na sa'yo. Minahal-mahal mo pa rin. Sinaktan ka ng paulit-ulit. Ikaw naman umaasa ka pa din. Bakit? Dahil baliw tayo magmahal. Ang mga Pilipino pag nagmahal, bigay lahat. Pati kaluluwa binibigay. Kaya pag sa negosyo, magpakabaliw ka rin dito. Ano yung sabihin ng baliw? Di ba minsan pag may mahal ka, di ka makatulog. Di mo ka makakain. Lagi mo siyang iniisip. Alam niyo mga kaibigan, okay lang po yun. Walang masama dun. Ang problema ho, hindi ka umuusad. Kahit wala na, focus ka pa rin dun. Mga kaibigan, sa negosyong to, okay lang magpakabaliw. Kahit hindi mo usad, basta nasa AIM Global ka, meron mangyayari sa iyo dito. Sabi niyo iba, Sir, 1 year na ako, wala pa rin nangyayari. 1 year lang naman eh. Alam ba ibang negosyo, after 5 years, saka pa lang nila sinasara? Luging-lugi na? 1 year lang sa'yo, 1 more year. 1 more year, ginawa ko ulit. Sir, wala talaga nangyayari, 1 more year. O, 2 years ka na. O, this time, itodo mo na. Tinodo niya na. Sir, wala pa rin, 3 years na ako. O yun, huwag ka luminto, nakakahiya ka na. Kaya ano yung baliw? Mga kaibigan, kanyang parang sa sayta. Thank you sa mga tumatawa, mga pumapalakpak. Pero may mga ngilan-ngilan. Napasin ko mula upis hanggang ngayon, ganito mga itsuro. Hindi ko alam, umiihi na. Hindi ko alam yun. Pero alam niyo ba, there are people who have mastered the art of sleeping. Oh. Akala mo gising? Tulog yan. Mga ganyan lang yun. Lapit na mo yung tayo mo. Ganun kagagaling. They have mastered the art of sleeping. Abangan mo. Ano yung baliw? Please lang. Sa ganito klase negosyo, alam ko mainit. Alam ko nakakapagod. Alam ko gutom na kayo. Pero kung kayo, gusto yung magpakabaliw, yung mga tao na yung show, first timer ka, baguhan ka, ganitong gawin nyo. Taas ang kamay! Ako muna. Ang tawang palakpak, ganito. Ganun ha? Ang hindi papalakpak ng ganun, may putok. Sabay-sabay tayo ha? Lahat papalakpak ha? 1, 2, palakpak! Mula umpisa hanggang huli. Ano yung tsura niya? Tama na rin. Paglabas ito, ano, maganda ba? Pag-uwi sa bahay, ginabi. Sa kagali, ba't kang ginabi? Dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Palakpak! Number 5. Be positive. Ano yung positive? Mga kaibigan, hindi lahat ng imbitahin nyo maniniwala. Tandaan nyo to, mas maraming ganito kaysa ganito. Normal po yun. Hindi ko maalala yung nanay ko. Di ba pinagalitan ako? Anak, huwag pasok yan. Tuloy mo yung kurso mo. Ano yung mga kaibigan? Hindi ako naniwala sa nanay ko. Tinuloy ko. Ano sabi niya? Tinawagan ako. Anak, papunta ka pa lang. Pauwi na ako. Alam ko na yan. Tumigil ka na. Eh ako baliw na baliw. Sabi ko, Nay, kung ako papunta, ikaw pauwi. Bandanin ka lang sa labo. Papunta ako, bawi siya. Hindi naman yung galing kasalubong. Nilalaro ko nanay ko. Nagalit, pinagsakan ako. Eto ho ngayon. After 2.5 years, nagkaroon ako ng kotse. Year 2000, batang-bata. Honda VTEC SIR. Ewan ko naalala niyo. Honda VTEC SIR. Manual po yun. Double overhead cam. 16 volt. Napagal. Pinakamabilis na VTEC na ginawa ng Honda. Alam niyo, isa ko sa unang may ganun. Taffeta white ang kulay. Walang tint! Paglabas sa kasa, tinawag ako nanay ko. Biyahe ka agad ako. Sabi ko, Nay! Pauwi ako ng Pangasinan. Inabalita niya may kotse ako. Dalawang ba yung kotse? Opo. Ingat. Imagine mo yun.
Pagdating sa Pangasinan, sa probinsya namin, hindi ko makakalimutan to. Pagkakita ko sa bahay namin, pip, 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 pip. Yung nanay ko, nandun sa may bintana pagbukas, oh. Pagkakita sa akin, anak ko yan! Makalipay, anak ko yan! Ganun nga magulang sa probinsya, no? Pinagyayabang talaga, ah! Anak ko ta, anak ko ta! As na pagkain, pagkasarap-sarap, binang bida ako sa amin. Ito na, aalis na ako. Pagsakay ko ng kotse, kumatok pa, tok, tok, tok. Shhh! Nay, bakit? Ingat ka. Feeling. Nung palis na ako, anak, yung bayad ng mga kinain mo. You have to think positive. Hindi lahat ng imbitahin nyo maniniwala. Minsan, yung mga nisasali ngayon, sasali ngayon sa susunod. Ang pinaka-importante, you have to think positive. Merong isang aeroplano, Boeing 747. Sino nakasakay na ako ng aeroplano? Nakakita na ako, parang naman nagkakainidiyan naman tayo lang. Boeing 747, at the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Turbulence, normal po yun. Kaya lang, sobrang lakas ng turbulence. Yung mga tanong kapanik, sisigaw ko, kapanik ko. Alam nyo, amidst the chaos, nagsalita yung captain. And composed, very positive. Salita yung captain, sabi nyo, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat. Di ba, if somebody's in control, you will feel okay. Diba? He's in control. So yung mga tao, ah, okay lang pala. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt. Everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, ano lumalala? Yung aeroplano, yung makina, ah, gumagana na ho. Gumagana na, gumanyan ako yung aeroplano. Yung mga tao, ay, wala din ako napigilan, nag-iiyakan na ho. Chaos na ho. Nagtanggal ng seatbelt, nagyakapan na ho. Alam nyo, nagsalita yung captain and still very positive. Amidst the chaos, ha? And still composed. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Nanalangin na ho? Why? Is prayer positive? Yes! Is prayer positive? Yes! Why? Who is the most positive person in the world? Person. Jesus Christ. Most positive, huh? Jesus. Why? Because when he died on the cross, positive. Yung iba namatay, hindi naman nakapako, ah. May positive yun, eh. Pwede naman siya pinako ng paganto. Ang dami posisyon para ipako. O, hindi yan blasphemy, ah. Before he died, he was being mocked. He was being stoned to death. He was even called, if you're the King of Kings, then help yourself. He was crucified. He was struck. And then he died. The demons thought they won. But they don't know. On the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Yeah. Amen po ba? Yeah. Kaya mga kaibigan, pag may kausap kayo at ayaw, lagi mo isipin, be positive. Pero kung yung gagawin iba, nasobrahan, ayaw mo. Demonyo daw yung kausap. Hindi ako gano'n, ha? Hindi ako gano'n. Be positive. Parang ganito, ayaw mo, thank you for your time. Ngumiti ka lang, ganun dapat. Thank you for your time. Sa lablab mo, ah, di ba? Pagtalikod mo, mamatay ka ng dukha. Kung masabihin yun, ha? Sa harapan mo, mamatay ka ng dukha. Huwag ko gano'n. You have to be positive. Okay lang ba kayo? Nag-i-enjoy ba kayo? So mga kaibigan, when I was doing network marketing, nalagay ko sinasabi sa sarili ko, hindi naman ho siguro accident na dinala ako sa ganitong klase negosyo. Binaliw ka, binigyan ka ng pangarap, tapos baliwala lang, hindi pala para sa'yo. Ba't nagpakabaliw ka pa? Ba't dinala ka pa? So lagi ko iniisip yun, may purpose bakit ako nandito? And who would ever thought na isang taong ordinaryong tao way back 1998, ay magiging isa sa may-ari ng pinakamalaking kumpanya ngayon. Kaya, mga kaibigan, you have to think about yourself. 10 years from now, 5 years from now, huwag natin patagalin, 5 years from now, kung ikaw ay tutuloy, hindi ka titigil, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Yes! 5 years ago, yung mga tao nag-yes na ganyan, na na-meet ko, na hindi tumuloy, nag-quit, after 5 years, syempre nakikita ko rin sa labas. Sabihin, sir, gagan. Oy, sino ka?
5 years ago, sumali ko sa kumpanya niya. Ano talaga? O kumusta naman? Ano sagot? Ganun pa din. Wala nangyari. Sa loob-loob ko, kung tumuloy ka, malamang may nangyari. Tama mali. Parang ganito yan eh. Alam niyo ba yung karera ng kabayo? Ang tawag doon sa karera ng kabayo? Track. Sa Tagalog, may tawag doon eh. Race track? Oo nga. Basta yun. May tawag dyan eh. Anyway, yung iba ko, pag sumali sa ganitong race track, parang aim global, yung iba, yung kabayo, mapipilis ho. Karera ho. Natatapos ka agad. Yung iba, kupad yung kabayo. Ang bagal ho. Ang bagal. Yung iba naman ho, walang kabayo. Naglalakad lang ho. Ito mas matindi. Gumagapang pa ho, wala nang kabayo. Gumagapang pa. Ito pinakamatindi. Sila lang buhat ng kabayo. Pero saan ka man sa sinabi ko? Huwag ka lang titigil, matatapos sa mga tapos mo yung finish line. Makakarating at makakarating na dito. Saan ka man sa sinabi ko? People, sometimes they quit because they compare, they tend to compare themselves to other people. Siya o, kasabayan ko. Alay narating ako. Andito pa din. Hindi para sa akin to. Mali. Pwede isang umpisa na una siya. Yung kabayo na una. Ikaw, babagal-bagal ka. Ikaw to, ang bagal mo. Yung inimita mo, ang babagal-bagal. Eh, hindi ka tumigil. One day, hindi man ikaw nakaimbita. Yung mabagal na kaibigan mo, nakaimbita ng isang John Aspirin. Yes! You never know. Yung dito nakaimbita ng isang doctorate kabantong. Yes! You never know. Sumabog, sino ka ngayon? Francis Miguel. Yes! Ako niyo ba? You never know. Ano mangyayari sa buhay niyo? Mas importante, tumuloy ka lang. Dahil sabi ng iba, eh, paano kung wala na maimbita? Nag-enjoy na lahat. Alam mo, tanda nyo to. I've been doing this business since 1998. There's no such thing as saturation. Hindi mauubos. Dahil ang aim global, hindi naman tayo aim Manila. Hindi tayo aim Luzon. Hindi tayo aim Philippines. Aim Asia. Aim global ko tayo. Ibig sabihin, yung mga kakilala ko, dito lang. Eh, yung kakilala mo, nag-imbita ng taga-Israel. Nakuha niyo ako, which is happening right now. Yes. Ang uso ngayon, online. Alam niyo ba ang plano kong gawin? I have a building in Cubao. Isa sa mga floors doon, anong gagawin ko? Maglalagay ko ng online. Puro, hindi, alam niyo yung computer shop? Yes. Parang ganun, pero hindi open for all. Ang pupunta lang doon, members ng AIM Global. Wow. Nakuha niyo ako? Free! Magkagamit na sila. Overnight, naka-aircon, okay lang, libre, sige, gawin mo. Bakit? Kasi, ako yung may-ari, gamitin mo lang basta pang in global. Yes. Online sila, mabilis ang internet, kausap yung mga tao sa abroad. I have this person, I have known this person, his name is Rodel Ganaban. Rodel Ganaban is from Cagayan, Tuigrao. Yung kapatid niya, si Cristina Ganaban, siya yung pinakagustong-gusto ko ikwento. You know why? Cristina Ganaban, hindi naniwala sa kuya niya, sa AIM Global. Nagpunta ko ng Hong Kong, DH. Pag narinig niyo yung kwento niya, may iyak ka. Ano niya bakit? Sobrang kinawawa nung amo niya. Once a day lang kung pakainin. Tapos, pag gutom na gutom siya, tatawagan niya lang yung kapitbahay niya, DH din, sasabihin, may pagkain ka ba dyan? Eh, bawal mag-gano, mag-share. Ano mo gagawin ng kapitbahay niya? Ilalagay sa plastic bag, pupunta doon sa garbage can, lalagay doon. Para yun ang kukunin niya, yun ang kakainin niya. Imagine niyo yun. Yung paghihirap. Walang choice. Yet, natis, umuwi ng Pilipinas. Bala niya, pumunta sa ibang place. Nakita niya yung kuya niya, kumikita ngayon. So, this time, pinakinggan niya. Kuya, mahihiyain ako. Sobrang mahihiyain po yung Christina. Sabi ng kuya niya, mayroong bagong sistema. Kahit mahihiyain pwede na. Paano? Online marketing. Sa internet. Why? Let's fight! Babae walang mag-asawa na eh. Dahan-dahan na babae. Sina ba yung parang sounds? Ha? 18! First timer! Nahihiya po talaga! Yung nalakang set tayo 5. Ah. Eto na ngayon. Kumubutubad na! Sabi ng lalaki. Ah. Biglang may kumatok! Wala pa, may kumatok, storbo. Sinilip ng Indian chief, yung right hand man niya. Sabi, oh, chief, I am very sorry, but there's a war. We have to go, we have to fight. We have to go, sabi niya. Sabi nung Indian chief, okay, why? I am very sorry, but I'll be back. We will fight.
After 6 months, take note, 6 months, bumalik yung Indian chief. Sugatan! Pero nanalo. Excited. Dali-dali pumasok sa bahay. Pagdating sa bahay, binuksan, hinahanap yung asawa, why? I'm back! Nakita yung asawa, nakatalikod, let's pipe! Yung babae, nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi nung lalaki, ah! Many moon come, me no come, how come, bebe come? Sabi ng babae, husband, I am sorry. Many moon come, you no come. That's why many man come. That's why baby come. Ladies and gentlemen, always remember this. Sumali kayo hindi, tumuloy kayo o hindi, many moon will come. Many man will still come. Ang AIM Global ho, hindi kami lumiliit. Ever since we started, kami po ay palaki ng palaki. Yes. Hindi ka masumali, we thank you for your time. But remember this, ang AIM Global ho, babalik at babalikan ka. Hindi man ngayon, tanda mo to. Hindi man yung nag-imbita sa'yo, meron ka pa rin may experience, may encounter, na member. Malamang nag-abroad ka, gusto mo mag-abroad. Pagdating mo sa, ang dami mo nangyari ganito. Nag-abroad? Abroad ba? Tapos pagdating niya sa abroad, yung mga nakasama sa trabaho, nire-recruit siya sa AIM Global. Hanggang ngayon ba niyo tatantanan yan? Kasabihin naman nag-abroad, 5 years na ako dito, wala nangyayari. Yung AIM Global, may mangyayari sa akin. Ah, shucks, hindi sa akin din ako pumunta. Nag-AIM Global na lang ako doon, ganun nangyayari. Hindi pa nag-AIM Global. Hindi pa naniwala. Alam, nagkasakit, kakatrabaho doon. Nagkasakit, umuwi ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, nasa hospital, yung nurse, binibentahan pa siya. Ay, magandang tukumpi. AIM Global na naman. Hanggang kamatayan, hinabol siya ng AIM Global. Sabi niya, sige na nga, sumali, gumaling. Ngayon, member na.